Yo, what's up guys? Axie Plays TV here. And for today's video guys, no, ito, ang dami kasing nagme-message sa atin no, sa Facebook page natin na maglabas daw tayo ng guide para kung paano ba bumili ng PBU, no, para doon sa mga gustong bumili ng PBU at saka BNB. No, so doon kasi sa ultimate step-by-step guide natin, para sa PBU, kung natatanda nyo pa ito, teka lang, close muna natin, baka makita nyo yung ma-face reveal si Axie Plays, no? Okay, so ito, punta tayo sa channel, yung video nung nakaraan, ito, no? Ah, nasa na yun? Ito, nandyan, lahat, no? So kung bago mo panoorin tong video na to, ito muna, punta ka muna rito kasi kung gusto mo magsimula sa PBU, yan yung step by step, nandyan na lahat. Ang hindi ko lang nasama yung pagbili ng BNB sa Binance. So for today's video guys, yan ang pag-aaralan natin. Okay, so punta ka lang sa binance.com, no? Ilalagay na lang natin ulit yung link nyan sa video description. Okay, so katulad nung binanggit natin dito sa previous video natin about PBU, kailangan mo ng BNB. Okay, so assume ko na lang na nanood na kayo nito, nakapag-setup na kayo ng MetaMask. Okay, naka-Binance Smart Chain na rin yung network nyo at nai-add nyo na yung token ng PBU, no, sa inyong mga MetaMask. Okay, so kailangan kasi pag mag-i-invest ka ng 5 PBU, no, bibili ka, wala kang mabibili sa Binance na diretso na PBU token. Okay, hindi pa sila listed dito, kaya bibili ka muna ng BNB. Okay, and then pag kunwari lang nakabili ka na sa Binance ng BNB, no, nandito na sa MetaMask mo, punta ka ngayon sa PancakeSwap. Okay, lalagay na rin natin yung link niyan sa description. At pag nandito ka na, ito yan, makikita mo agad yung binili mo na BNB. Yan, click mo lang yan, dapat naka BNB dito sa from. At sa to, syempre yung PBU. Okay, ayan, no, click mo lang yan. Kung hindi pa naka-add, pag sinerge mo, punta ka lang dito sa CoinGecko naman, PBU to PHP, lalagay ko na rin yung link. Okay, so yeah, wag kayo malito ha. Ayan, ang baba na ng presyo ngayon, no. Okay, so yung mga mag-i-invest, ayan, maganda ngayon, no, kung tiwala pa rin kayo kay PBU, syempre, no. So ito, click nyo lang to, add to MetaMask. Okay, para mag-add dito sa MetaMask wallet nyo yung PBU token, yan lumabas dyan. And then para naman malagay nyo dun sa PancakeSwap, click mo lang yun, yung parang copy dun, and then yan, paste mo dito. Ayan, tapos may nakalagay dyan, add PBU token. So okay mo lang yan. Okay, so yan, so balik tayo sa Binance. Okay, so pag pumunta ka sa Binance, huwag kang malilito, no? Huwag ka na mag-scroll ganyan, huwag ka na pumunta kung saan-saan kasi lalo kang malilito, no? Dito ka lang tumingin sa ituturo ko ha, ito para straightforward. Dito ka lang titingin sa taas na ito, sa left side yan, iniikutan ng mouse. And then dito, yan, dito, sa kabila. So wala kang titingnan dyan sa pababa na yan, huwag mo na. Dahil nung ako personally, nung bago rin ako gumamit ng Binance, hindi, litong-lito rin ako dito, paano ba to gamitin, ganyan, no, ba yung mga fiat na yan, no. So unang-una mong gagawin, syempre ano to ha, assuming na nag-register na kayo, dapat may account kayo dito, at yung two-step ba na KYC ba tawag doon, parang ganun, na verification, ay ano na, verified na kayo. Okay, so para makagamit kayo nitong mga features na ituturo ko, okay? So, i-search muna natin pala yung BNB to PHP. Lalagay na rin natin yung link nito, no? Ayan, para ma-idea kayo kung magkano ba yung BNB ngayon, tsaka kung magkano yung PBU. So, kung mag-i-start ka sa 5 PBU, yan, lagay mo dyan, 5. So, grabe, no? 1,000 na lang, no? Makakapag-i-start ka na sa PBU. 1,012. So kung gusto mo nga na i-ready na rin yung for na PBU, no, pang claim at mag ano, para wala ka nang poproblemahin, 1.8 na lang, oh. O ngayon may mga gas pa ganyan, i-ready mo na rin yung pang gas mo pag magki-claim ka, na parang show ano lang, show balance lang yun na 0.025. edi kung bibili ka ng BNB, ay suggest siguro gawin mo ng mga 2.5 yan.
Pero hindi mo gagawing PBU lahat ha. Pag sinwap mo dito sa pancake swap, bibili ka lang ng BNB na ito, lagay mo dyan 2.5. So ayan yung bibilhin mo na BNB, 0.130. O gawin mo na 130, o kaya 140 na. Ayan ha, masyado yata malaki o nga. 131, yan. May mga ganyan. 0.131 ang bibilhin mo para sa 9 na nga ba, tama ba? Oh, 9 PBU kunwari. Kapag naman 5 PBU lang ang bibilhin mo, at siguro pa sobra mo, gawin mong 1.5. Okay, so punta ka dito. Kung worth 1.5 lang naman or 5 PBU lang, edi ito bibili mo. Gawin mo ng 0.9 yan para sure, okay? Oh, kunwari lang sa 5 PBU muna tayo ha, since yung iba talagang low investment lang, no, low budget, no. So wala problema diyan. Go lang ng go, basta inaral nyo mabuti at ayun, nagkaroon kayo ng due diligence nyo, no, sa pagre-research sa mga sarili nyo, okay, bago kayo pumasok, magpasok ng pera maski sa anong bagay, okay. So BNB, punta kayo dito guys, dito sa buy crypto, okay. So P2P trading, dito talaga ito ha, ito yung pagbibilhan mo ng BNB. Okay, so ano bang, paano ka bibili dito sa P2P? Ayan na, kaya inuna ko dito, papakita ko sa inyo yung iba't ibang types ng payment. Okay, so punta ka dito, buy crypto, P2P trading, yan, para makaabot ka rito. Then click mo to, BNB, syempre BNB yung bibilihin mo na coin. And then nakaibang ano yan, nakaibang currency, lagay mo lang PHP, syempre peso yung bibilihin mo. Okay, so ngayon, ano ba, paano ba ako bibili dito sa Binance? Ano bang pwedeng gamitin pambayad dyan na ano, okay? So ayan, click mo to, mamili ka ngayon kung anong gusto mong gamitin na pambayad, no. Pwede ka mag GCash, kung may Union Bank online ka, Union Bank, or bank transfer, any bank na meron ka, Paymaya, meron din, coins.ph, pero hindi kasi ako familiar pa dyan. Okay, so kunwari na lang GCash, no? So GCash ang gagamitin mo, assuming kung 5 PBU ka, nag-load ka ng 1.5, no? 1.550 kunwari. May load na 'yung GCash mo, i-click mo lang 'yung GCash, okay? So ngayon, GCash ang payment mo. So 'yan makikita mo diyan. Ayan, no, GCash. Ibig sabihin, guys, tumatanggap sila ng bayad GCash ang ibabayad mo sa kanila kapalit ng BNB na tinitinda nila, okay. Make sure din ha na nasa buy ito, yung naka green yung buy, no, doon nakapindot, okay. So ngayon, laging check nyo ito kung ano, dapat naka-check yan kasi para ang lalabas lang yung may mga ganito. Hindi ko 100% sure kung tag dito, pero ito yung mga parang verified na, kumbaga trusted na yan. Ayan, kita nyo naman yung completion nila, no, matataas. So ibig sabihin, smooth transaction yan, walang scaman na magaganap, no. Kasi guys, dito sa Binance safe naman din talaga bumili dito, okay. So basta kailangan may check na ganyan, yan, isang tip lang naman yan, okay. So ang bibilhin mo na worth ng BNB, di ba, 1.5 lang eh, 5 PBU ka lang muna, ayaw mo maglabas ng malaki, gusto mo lang i-try, no, for fun lang, or kung yun lang talaga ang budget mo, no. So ngayon, ganito, okay, kung mapapansin mo, yung price nila, ito yung price ng kada 1 BNB, yan ang benta nila, yan ang rate nila, eh di ba, ang price ng BNB, ito, 19,018 pesos. Pero pag tumingin ka dito, 19,300. So may patong sila. Syempre, kaya nga nila ginagawa 'yan, syempre para magkumbaga, para lang sila nagbabuy and sell ng ano, nitong BNB talaga, okay? So ngayon, ang halaga lang na bibilhin mo 1.5. So hindi ka pwedeng bumili na kahit kanino diyan. Ang kailangan mong titingnan ito dito sa limit, 'yan, yung nakatapat sa limit. Kailangan 'yan, pasok yung amount na bibilhin mo dito sa limit nila. Kung ikaw ay sige, sabihin natin dito kay JP Crypto, kung 1.5 lang ang bibilhin mo, hindi ka pwede bumili sa kanya, okay. So importante yan ha, bago kayo mag-buy dyan, kasi ang minimum na pwede mo lang bilhin daw sa kanya, ang isinet nitong seller ay 10,000 worth ng BNB hanggang 138k, okay.
So ibig sabihin yung 1.5 mo hindi pwede dyan kasi kulang ka eh. Diba? Ngayon nahanap ka ngayon ng pasok yung budget mo sa rate nila, sa limit nila. O, katulad nito si Arian May, okay? 1,391 orders, 99% completion, so goods yan. Pwede ka makabili sa kanya since nagbebenta siya ng minimum worth 1,000 ng BNB hanggang 10,000 pesos. So huwag kayong malito dyan guys ha, ganun lang ang pag-check niyan. O katulad nito, as low as 70 pesos BNB worth of BNB, nagbebenta siya, no? So pwede ka rin dito, 'di ba? Kasi 1.5 ka eh, pasok ka. Bawal ka rin na ano, halimbawa 1,000 to 1,400 lang ang binebenta niya, 1.5 ang bibili mo. Hindi rin pwede kasi kulang na yung kanyang BNB na binebenta. Okay, so sana nagets nyo yun, no? At yun, ganun lang siya ka-basic, okay? So, sa totoo lang, nung una kasing video ko dun, ayaw ko sanang mag-buy kasi ang tawag dito, maabala yung ano, magpa-pop up kasi yan dyan, no? So, eto ba 1.5, oh, buy mo. So nakalagay dyan ha, GCash, okay, buy. And then ilalagay mo dito kung magkano yung gusto mong bilhin. So ilagay mo dyan yung load mo sa GCash, diba 1.5. O dapat siguro may pasobra ka na konti kasi hindi ko lang sure ha kung GCash to GCash wala ata, no? Hindi ko lang 100% sure ha yung mga expert dyan sa GCash, no? So kunwari 1.5, no? Yan yung load mo sa GCash, okay? So yan ang marireceive mo daw na BNB. So ngayon ito pa pala. Dahil nga iba yung rate nito, no? Iba, mas mataas yung rate niya compared do sa BNB actual price. I-check mo muna ito. I-copy mo yan, pumunta ka rito, i-check mo kasi baka mamaya kulang pala yan yung mabibili mo kasi nga may tubo eh. So liliit yung value ng 1.5 mo, naging 1,459 na lang. Okay, so 'di ba yung 5 PBU mo? 5 PBU mo nasa 1K. Tapos ang niload mo, ang bibili mo 1.5 pero 1,459 lang ang value, ito na lang. So okay pa rin. Kaya importante yung nagpapasobra ka talaga. Okay, kaya yun talagang advice ko lalo na pagka mga first time, second time mo lang bibili, mahirap na eh. Okay, so kung okay ka na, 1.5, chinek mo dito sa palitan at hindi ka naman mabibitin, ano, edi i-click mo na itong buy, no? So, i-click natin for the sake lang ng ano ha, pero hindi kasi ako bibili, nakakahiya kay Ma'am Aryan, no? Maabala siya eh, pero mabilisan lang guys, ma-explain ko lang sa inyo, okay? Kakanceling ko na lang kaagad. Sorry po, Miss Aryan May, para lang sa ating mga viewers. Okay, isang mabilisan. Dahil meron siyang multiple options, no? Ito, pwede ka magbayad sa kanya through bank transfer, via GCash at Coins PH. Okay, so i-click mo muna yung GCash. And then, ang step lang nito, ita-transfer mo sa kanya, ayan, i-proceed mo na, mag-transfer ka na nung 1.5, no? Dito sa number na to, ayan yung name niya. And then, meron lang kayong 17 or 18 minutes para makomplete tong transaction, okay? Ayun, nakakahiya sa kanya. Sorry po, ma'am. Okay, so ngayon, ayan, mag-chat naman siya sa'yo. Please proceed with your payment. I-send mo na kaagad. Okay, huwag kayong matakot. I-send nyo na kaagad sa GCash niya. And then once na na-send nyo na, i-screenshot nyo yung pinakang proof of payment nyo. I-send nyo ngayon dito sa kanya. Okay, i-send nyo dyan. Pwede kayong mag-attach dyan. Ayan, no? Pwede kayong mag-attach ng picture dyan, no? Yung screenshot. Okay, so pag na-send nyo na, at chinek na, i-check niya yan ngayon sa kanyang GCash kung pumasok na. Pag pumasok na, ayun na, i-send na rin niya yung worth ng BNB mo at sasabihan kanya kung pwede mo nang i-click tong transferred next. Okay, so wag mong basta-basta i-click to ha hanggat hindi niya sinasabi kasi yun yung process, pwede niyo rin basahin diyan. Basta yun, kailangan tawag dito magsabi siya na pwede mo na i-click yung transferred next at na-transfer na rin niya yung ano, yung order mo na BNB. So yan yung marireceive mo. Okay? So halimbawa lang okay na, nag-transferred next ka na, may ku-confirm ka lang, okay. Order completed nakalagay diyan. Okay? So since masyado na natin siyang inaabala, cancelin na natin. Sorry po Ma'am Aryan May. Pasensya na po. Ayan, so other reasons na lang at ayan, yung order cancelled. Okay, so sana malinaw yun ha, nakaabala pa dahil.
Okay. So ngayon, pagka kunwari order completed na nakalagay dyan, no? At o nga pala guys ha, huwag nyong gagawin to kasi sa totoo lang unethical yung ganito dahil syempre business yan, no? Natin sila, inistorbo natin sila. At saka bukod dun, sa isang araw ang alam ko, dalawa or tatlong beses ka lang pwede mag-cancel. Nang ganyan, mag-buy ka, nag-order ka, tapos kakancelin mo. So may limit yon per day ang alam ko ha, kung hindi ko la sure kung binago na nila. Okay, order completed, punta ka dito. Dito ka lang didingin, wallet, yan, tagil mo yan, punta ka ng Fiat and Spot. Okay? Ayan. So ngayon, ayan, hindi ko na i-hide kasi wala naman laman, no? Yung AXS natin na TSLP, wala pa, okay? So ngayon, kunwari, nandyan ha, makikita mo ngayon dyan yung BNB. Kung hindi mo man makita, search mo lang dito. Type mo dyan, BNB, para lumabas, okay? So ngayon, makikita mo dyan yung worth 1.5 mo na binili na BNB. So ngayon, baka nalilito kayo ha, pagka nakabili kayo, nandito lang yan sa Fiat and Spot wallet, Fiat and Spot, wala pa yan sa MetaMask. Ngayon, itong step na ito, ito naman ang gagawin natin pag-transfer ng BNB na nandito sa Binance, papunta dito sa MetaMask, okay? So, search nyo BNB, ayan, makikita mo BNB token, then punta ka rito, withdraw, okay? Withdraw, i-click mo yung withdraw na yan, so mapupunta ka rito. And then yung address na to, enter address here. Open mo yung MetaMask wallet mo. Make sure nasa Binance Smart Chain ha, nandun sa previous tutorial. And then i-click mo lang to para makopy mo yung MetaMask address mo. Yan yung MetaMask address, okay? So i-paste mo diyan and then mag-automatic na yan. Magkakaroon na siya ng ano, kung anong network siya. Okay, automatically match siya yan. So ngayon, ang tawag dito, meron diyan lalabas na teka lang. Ayan. Okay, so hindi ko pa pala na. Ayan, lalabas diyan kung ilang amount. So i-click mo lang yung max. Okay, max mo lang i-click mo. Walang lumalabas kasi wala ata tayong ano, walang BNB dito sa ating ano, Binance. So i-max mo lang, lalabas yung amount diyan and then i-confirm mo lang 'yan. Dire-diretso lang. Okay, so huwag kayong malilito diyan. Okay nyo lang 'yan. And then meron dito'ng lalabas na, meron ba akong example dito? Wala eh. Wala, masyadong malayo ata yung aking ano. Okay. So, may lalabas dyan. May kukonfirm nila yan ng ilang ulit, no? Meron dyan nakalagay processing, for confirmation, parang ganun. So, antayin nyo lang na lumabas na processed or confirm kung alin man doon sa dalawa na yon. Pag lumabas na yon, abangan nyo dito sa inyong MetaMask open nyo at dapat ayan, katulad niya may konting load, nandyan na yung niload nyo, okay? So ngayon, assuming lang nag-complete na dyan, nandito na yung niload nyo sa MetaMask wallet, no? So nandyan na, ibig sabihin nakuha nyo na sa Binance, tapos na kayo sa Binance, okay? So nandyan na, pumunta na kayo ngayon dito sa PancakeSwap. Okay, so sana nakasunod kayo ha. Ulitin lang natin, isang mabilisan, pag may Binance account ka na, punta ka rito, buy crypto, P2P trading, isang mabilisang recap lang. I-click mo ha, i-click mo yung BNB kasi naka-default yan, unang-unang token ang makiklik yan. So make sure BNB yung binibili mo. Okay, naka-PHP and then iset mo na rin sa GCash to. Okay, para lahat ng options na pagpipilihan mo, accepting sila ng GCash payment. So katulad nga nun, buy BNB and then send mo yung payment, sasabihin niya transferred next mo na, tsaka niya ipoproceed yung token, no? So pag okay na, tapos na order complete, wallet, punta ka dito, wallet, Fiat and Spot. Okay, pag nasa Fiat and Spot ka na, i-search mo BNB para lumabas yung coin and then punta ka dito sa right side, withdraw. Okay, ipunta ka sa MetaMask, copy mo yung MetaMask address, i-paste mo dito. And then, i-max mo lang to and then confirm mo lang. And then, pagka complete na yung status dito sa baba, nandyan na yan. I-check mo na sa MetaMask mo. Okay? So, sana nasundan nyo guys ha. Hindi ko na ginawa ng PowerPoint dahil masyado na naman tayo mapapahaba. No? 19 minutes na ulit tayo. Okay? So, after mo dyan, tapos ka na. Na-transfer mo na sa MetaMask mo. Punta ka na agad sa PancakeSwap.finance.
At i-connect mo lang yung wallet mo. Ayan, nakaganyan niya, may connect wallet. Connect wallet, select mo yung MetaMask, okay? So pag naka-connect ka na, make sure mo lang na BNB token 'yan ha, kasi syempre BNB to PBU ang gagawin mo. Ngayon, click mo diyan katulad ng tinuro ko kanina, punta ka dito, i-copy mo yung MetaMask, yung PBU token address, i-paste mo diyan. And then nakalagay dyan, add, accept, accept, okay. Tapos click mo PBU, okay. So pag ganyan na, naka BNB to PBU na. Ngayon, eto na. 5 PBU ang kailangan mo, no? So 5 PBU ang ilalagay mo dyan para magkaroon ng maswap yung halaga nun, okay. So, di ko pa rin masyadong naaral to eh, kung magsasakto ba to ng ano, no? Ayan, 5 PBU, pero parang maganda... 4, kung gagawin mong 4, ayan, pwede mong dagdagan siguro, kasi hindi ko sure ha, yung mga expert dyan sa PancakeSwap, paki-comment nyo nga sa baba kung paano ba yung pag gusto mo 5 PBU lang is 5 PBU lang talaga. Pero feeling ko ito lang yun eh, kung 5 PBU ang gusto mong i-swap na worth ng BNB, click mo lang siguro 5, no? Tapos i-swap mo na, okay mo lang yan, and then magpa-process yan, tapos may matitira kang BNB, no? So magagamit mo pa 'yun para doon pag magki-claim ka na ng seed, no? Tsaka yung 4 PBU mo kung ikaw ay magko-convert ka ng 9 PBU, no? So kailangan mo kasi 'yun, 'di ba? Check nyo na lang doon sa previous video natin. Okay, so nandiyan na, nabawasan na yung BNB mo. Pag open mo ng MetaMask, check mo kung nabawasan na, and then hanapin mo ngayon yung PBU coin mo. So dapat nakalagay diyan 5 PBU. Okay? So tapos ka na. Nakabili ka na, finally may PBU, 5 PBU ka na. Pwede ka na mag-start. Doon na ngayon papasok si website ng Plant versus Undead. Okay? So dapat na 2 to 3 days ago naka-register ka na dito, kasi ang alam ko yung sa whitelist nila hindi ka agad na nai-include, no? So hindi ka agad makaka-access ng ilang hours or possibly 24 hours or sa case ko 48 hours, no? So check nyo na lang, register kayo, and then magkakaroon naman niya ng batch, okay? Magkakaroon niya ng batch kung kailan kayo makakapasok. So click nyo lang yan, register, at actually wala naman kayong ibang itatype dyan, no? I-coconnect nyo lang tong MetaMask address nyo, no? Yeah, sign in nyo lang at ayun, punta kayo sa farm. Ayun, 1 hour tayo, group 8, kaway-kaway sa mga laggers nating kabash. Ayan, so ayun lang guys, sana may natutunan kayo dito. At kung meron kayong ano, halimbawa meron kayong ibang pangbili na hindi GCash, edi ayan, mamili lang kayo dyan. Kahit alin dyan, ganun lang din ang process nyan guys. Union Bank, any bank, online bank transfer, PayMaya, CoinsPH, no? So kayo nang bahala guys, pero ito syempre GCash ang pinakagamit kasi, kaya itong tutorial natin, okay? So yun lang guys, thank you so much for watching the video, at sana may natutunan kayo, no? At sana makatulong sa inyo. Again, not financial advice ha, ito tinuturuan ko lang kayo yung mga decided na mag-invest kung paano bibili, okay? So ayun lang, keep safe guys. Thank you and see you on my next video. Bye-bye.